She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Push mo lang yan. Kailangan ng persa. Bello, bello, bello. Wala naman tayong oven. Ayan, buhos na natin lahat. And now we come to the queen and the hello mga kumari! Welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng another recipe. Recipe na isang request ng subscribers ko. Pasensya na kung ngayon ko lang nano kasi doon lang ako nakakuha ng kasaba. So let's start mga kamansi. Magluluto tayo ng kasaba cake. My own version to mga mamsi. So let's start mga mamsi. Itong ating mga ingredients. 2 kilong kamuting kahoy, gata, 3 itlog, melted butter, lalagyan ko siya ng buko. This is optional. Then evaporated milk, condensed milk, a little bit of sugar. Optional din ito yung cheese. So let's start mga kamamsi. Gagawa tayo ng kasaba cake. Magmelt muna tayo ng 100 grams na butter. Kalahati ng butter na 200 grams yun ang anuhin natin. Balatan na natin ito. Tatapaling ko yung kinudkod mamaya para alam nyo yung mixture. Kasi 2 kilo ito. Once na bumibili tayo ng kamuting kahoy, hindi natin alam kung maganda o hindi. Or minsan may sira, diba? Dolar ang kilo. So, hindi ko babasihan yung kilo, babasihan ko is cups. Usually, may nabibili tayo na yung tapos na magudgod sa palengke. Hindi ko yung binili kasi nga para makita nyo kung paano ko gawin. So, kukuskusin nyo yung inyong kamuting kahoy. Yan ito. Pagkabalat ninyo. So, ganyan siya mga kamamsi. Ang negosyo recipe itong gagawin natin. So, yung maramihan ang luto, ang gagawin nyo, ipapakudkod nyo na sa market para madali lang at hindi niya kayo kailangan pang magudkod. Kasi ito nga, pinakita ko lang sa inyo. Ay, hindi kaya kayo nang magbala, tapos kiskisin nyo, tapos saka nyo ipagiling. Ganun kasi dati ang ginagawa namin, kung nagsusuman pa ako, ginaganyan yan sa gilingan eh. Nakamaliit na gudgura nyo nang gugudgurin nyo dito. So, gugudgurin na natin ng ganito. Ingat-ingat lang kayo para hindi na nga kayo tamarin na magudgur. Madali lang ang solusyon. Magpagiling kayo sa market. Mga walang gilingan dyan, magtiis kayong magudgur na gaya ko. So, ayan, ganyan kapino siya mga mamsi. Kailangan ganyan siya kapino. Kailangan pinong-pino siya mga kamamsi pag kayo magpapakudkod para maganda ang result ng ating kasaba. Kudkurin lang natin lahat. Tiyagaan lang talaga pag gusto nyong kumain. Ngayon nakudkod na natin yung ating balanghoy. Ang gagawin natin dito ay eto. Ilalagay natin sa malinis na tela. Tapos gaganyanin natin 'yan para ma-i-squeeze natin 'yang mabuti para mawala 'yung tubig. Yeah. Push mo lang 'yan. Ayan. Kailangan makuha 'yung gat, 'yung pinaka-tubig niya, 'yun ang kukunin natin. Dahan-dahan lang baka pa persa eh, bigla. Kailangan ng persa. Belo, belo, belo. Ayan na mga kamamsi. Napiga na. Persa na persa. Ito yung result ng 2 kilo natin na balanghoy. Tatakali natin, titingnan natin kung ilang cups yung nakudkod natin. Ito na, napaghiwar-hiwalay na natin ito. Kailangan mapaghiwa-hiwalay nyo muna bago nyo takalin. 1, 2. So, 6 cups yung na-result natin sa ating 2 kilo. Gagamit lang tayo ng 4 cups na ginudgod na kamuting kahoy kasi may gagamitan ako nun. Nilagyan natin ng 1/2 cup na buko. Ang kalahati kasi pang toppings natin. Ilagay na rin natin yung ating itlog. 2 itlog. Saka natin siya i-mix. Maglagay rin tayo ng melted butter. 1,
3 tablespoon na melted butter, 1/2 cup na brown sugar. Depende sa inyo kung brown sugar or white sugar ang gagamitin nyo. Maglagay na rin tayo ng 1 cup na kakanggata. Kakanggata talaga ito ha, 1 cup. Lagay na rin natin ang ating evaporated milk na isang lata, 370 ml. And then kukuha tayo ng 1/3 cup sa ating condensed milk para sa ating pang-toppings. Inawasan ko yung ating condensed milk ng 1/3 cup. Tapos ilagay na natin yung remaining. Saka natin paghalu-haluin lamang na mabuti. Ganyan lang kadali mga kamamsi ang paggawa ng kasaba. Haluin lang natin mabuti para ma-dissolve yung ating sugar at the same day ma-mix yung ating butter, lahat ng ating ingredients. Gamit na lang tayo ng whisk para sigurado na ma-mix ang ating itlog. Decided na dyan magluto sa uling para medyo matipid kasi parang maluluto ito ng sobra 1 hour. So, i-grease natin yung ating lalagyan. Wala akong square kasi hindi kasya dun sa kawali ko yung malaki namin nabili. Buhos natin. Ganda kasi pag kailangan manipis lang siya para madaling maluto. Ayan, buhos na natin lahat. Kung ibebenta nyo, mas maganda yung kwadrado niya. Kwadrado yung paglalagyan nyo na hulmahan para hindi nyo na kailangan pang tabas-tabas, straight ng straight. Hindi ko na siya hinati para isang gutuan na lang natin. So, ito na mga kamamsi, wala yan tubig ha. Niluti ko yan sa kaldero oven natin. So, takpan na natin. Balikan natin siya after 1 hour. Ito yung ingredients natin sa ating pang-toppings. 1/4 cup kakanggata, then isang itlog, then 1/3 cup na condensed milk, then pang-toppings din natin, kukuha tayo dito ng cheese at saka yung ating buko. Pagsasama-samahin lang natin yan, ilagay natin ang 1/4 cup na gata, then 1/3 cup na condensed milk, then isang itlog, then i-mix natin, and then ilagay na rin natin yung ating buko. So, i-set aside natin, hintayin na natin maluto yan after 1 hour. So, tingnan na natin mga kumare. So, ito na yung pinaka-outcome niya for 1 hour. So, after 1 hour, ilalagay nyo itong pang-toppings natin. Scattered nyo lang dito. Lagyan na natin siya ng cheese. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng cheese, pero mas masarap kasi pag may cheese. So, 1/4 lang ang nilagay ko na cheese, mga kamamsi. So, balikan natin siya after 30 minutes o pagkatuyo ng toppings natin. Check natin, mga kamamsi. So, ayan mga kumari, hindi siya masyadong pumula, pero at least pumuli siya ng konti. Pero kung patatagalin pa siguro, pupula pa siya. Hindi na namin matama hihintay na pumula siya kasi uulan na. So, yun siya mga kamamsi, yun ang pinaka-result ng ating kasaba cake. Ito, pupula pa itong ibabaw na to pag paiininin nyo pa. Hindi na nga namin mahintay kasi nga uulan na. So, tingnan nyo yun lang ito kasi uulan na. Kung maihintay-hintay pa natin, pupula siya. So, eto na mga kumare, tapos na ang ating pang-negosyo recipe na kasaba cake. So, ituturo ko sa inyo kung paano siya magiging pang-negosyo. Hahatiin natin siya sa equal part. So, hatiin na naman natin to dito. Ayan. So, hatiin na naman natin yan dito. Tapos, depende sa kalaki ang inyong i-slicein. Pero ako hanggang dito na lang ang aking i-slicein. So, ayan mga kamamsi, bali ang magagawa natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 piraso ang ating magagawa. So, pwede nyo pa rin yan paliitan. Paliitin na lang natin para makaya ng bulsa nila. So, tikman na natin mga kumaro. Tikman natin kung anong lasa ng ating ginawa na kasaba. Kasaba mo? Yung sobra nito, ginawa kong suman. Ligot na. So, ito na mga kumare, natikman ko na. Napakasarap niya mga kumare.
Mari. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And